listening, we will talk about our inner life, how to mentor it, how to talagang to discipline it, no? Para ma-orient natin siya in an orientation, yung posture ng na naka-angkla sa Panginoon. So, as we do that, let's read upon the Word of God in Philippians chapter 3, verse 7 to 11. Ayan. Matuto tayo mula dito sa letters ni Paul. Sige po. Ate Badette, can you help us read? Philippians 3, verse 7 to 11. But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Yeah, bless the reading of God's word. May God be with us as we journey through His word tonight. So, unang tanong, my question si Ate Judy, as we discuss about this inner life orientation natin. So, what does Paul consider as a loss? Ano yung dun sa binasa ni Ate Badet, sa binasa natin in Philippians chapter 3 verses 11, verses 7 to 11, ano daw yung isang bagay na tinuturing ni Paul na walang kabuluhan? Ate Bea. Ayan po ate, based po sa scriptures and according po kay Paul, lahat po ng bagay ay kinoconsider ni Paul as a loss, as in everything. Kinoconsider niya rin po yun as garbage. O sa iba naman po mga version, mababasa po natin, a rubbish, yun po ate. Ayun, so sabi doon, everything, whatever he gained or whatever he has, even his stature, his position, no, yung pagka Hebrew of Hebrews niya, all is a loss, all is like a garbage to him. Sabi sa The Message version actually, the very credential these people are waving around as something special, I'm tearing it up and throwing out with the trash along with everything else I used to take credit for. So yung credentials na pinahahalagahan ng tao at everything else na talagang pinaghuhugutan ng confidence o pinaghuhugutan nung parang nagtitake siya ng credit doon from, yun ay kinoconsider niya as a loss or worthless, walang kabuluhan. Kung sa atin ito, sa panahon ngayon, maaaring ito yung napag-usapan natin last week, no, na superstructures o yung mga accomplishments natin in life, possessions, our position, our networks, no, our accolades, statures, reputation, and many more. Lahat ng bagay that the world celebrates. Ito yung mga bagay na sinasabi ni Paul na tinuturing niya walang kabuluhan. Sa totoo lang, yung mga bagay naman na ito ay hindi naman siya absolutely evil or bad. But you know what? The way we handle these things, all of these things, the way we handle them will determine whether these fruits of our lives or fruits of our ministry will give glory to God. So nakasalala yun sa kung paano natin i-handle ito. At yung pag-handle natin sa mga bagay na ito, sa mga superstructures, ayon din sa natutunan natin, na nakasalala ito sa lalim at tibay ng ating inner life. Tama ba, mga ka-alab? Ayun. Alam nyo ba, mga ka-alab, if we look upon these things, yung mga bagay ngayon na sineselebrate ng mundo, kapag dun tayo tingin lagi, at doon tayo nakafocus, at doon tayo nakikling so tightly, it will only lead us to restlessness. Bakit? Because of insecurity. Diba? Naranasan mo na bang insecure? O nakakita ka na ba ng isang taong insecure? Bakit naging insecure when we cling so tightly about all these things? Kasi these things will never be enough.
We will always want something more. We will always want the next level. We will always want more and more and more of this because this will never be enough. Kaya laging nandoon yung insecurity kapag may nakita tayong mas maganda, mas okay, mas gusto o sineselebrate ng mundo, yun ang gusto natin. Kaya nga, this evening, pag-usapan natin pa more on our mentoring our inner life. So second question, kung ito pa lang mga bagay na ito ay sinasabi ni Pablo na walang kabuluhan para sa kanya, ano naman, makikita natin sa salita ng Diyos, makikita natin doon sa binasa nating scripture, kung ano yung substance niya eh, ito na nilalim ng buhay, ng inner life ni Paul. Ano naman daw yung one aspiration niya? Ano yung tanging minimiti at inaasam ni Pablo? Si Pao. So, based po sa scriptures na ating binasa, no? Paul wanted to be found in Christ, to know Him, and to become like Him. Ayun. The one thing that determines everything for Paul is to pursue Christ. It's Christ Himself. No? If our core is all about Christ, sabi nga ni Ate Pao, to be found in Him, ang naka-angkla kay Kristo, to know Him, ang makilala siya, at to be fully transformed in Him, ang tuluyang mabago, total change, no? Only in Christ. Pag yun yung ating core, pag yun yung ating at one burning desire, yung posture ng inner life natin talaga nagbabago din, mababago. And it will ultimately lead to a whole life transformation. Yung from inside out na pagbabago, kung sinasabi nga, no? So, paano nga ba tayo makaka-journey through this? How do we mentor our life towards this orientation? So, this evening, we will talk about three defining truths to mentor our inner life. So, una, sabi dito, we have unang truth para natin ma-orient o para natin ma-mentor ang ating inner life. Una, sabi, we have nothing to prove. Ayan, nothing to prove. Or this is the state of deep security in God. Kung kayo tatanungin mga ka-alab, How will you describe a person who has nothing to prove? Sige, tanungin natin si Ate Badet. A person who has nothing to prove po is not a man pleaser. Hindi niya rin po kinukumpara yung sarili niya sa iba, pero ginagawa niya po yung mga bagay na makakapag-glorify po sa Lord. Amen. So, hindi siya into comparison. Sabi nga ni Ate Badet, hindi siya man pleaser. So, itong taong ito ay hindi into competition. No? But a person who has nothing to prove is someone who does well, who does well not because they want to show off, hindi para magpakitang gilas. O parang yung, alam niyo yung term ngayon na may gustong patunayan. Hindi ganun. Itong a person who has nothing to prove ay he is doing well because he or she is called to serve or walk as unto God and not for people. Papasok po yung sinasabi ni Ate Badet na hindi sa tao, pero as unto God. So, pero bakit nga ba no, na difficult ito for today's generation? O sa generation natin, bakit parang mahirap yung to become a person who has nothing to prove. Parang kung mapapansin mo, parang lahat may gustong patunayan, may gustong iambag, ano? Na parang masabi na, I did this or I am like this. Bakit nga ba? Bakit ganoon? Kasi nakasanayan na natin to be driven by performance, no? Ako po personally, ay nag-work po ako sa field ng monitoring and evaluation. So we recognize and we celebrate yung mga high performances. But you know what? I also learned na kapag nandun lang lagi yung tuon mo, nandun lang lagi yung focus mo dun sa attaining, top performing, to be the top performer, o maging best, maging number one, always on top. Kapag yun lang yung orientation natin, nagli-lead yun sa fragile egos. Parang hindi mo na makukorek, hindi mo na pwedeng advisan, hindi mo na pwedeng i-mentor. Bakit? Ano eh, yung orientation niya maging
siya na yung laging best, siya na yung laging magaling. So, nagkakaroon din doon ng self-entitlement, yun nga, dahil ganun yung orientation ng buhay. At doon na nga, nagkakaroon din ng comparisons. Kapag performance-driven tayo lahat, ay nagkakaroon ng pagko-compare, no? Ng kanya-kanyang mga buhay. Magkakaroon ng comparison ng kanya-kanyang work. So then, kapag nagkakaroon ng comparison, nagkakaroon na unti-unti, sadly, nag-creep in ang envy and jealousy. Kung maalala nyo, parang last 2 weeks nung finish ni Pastor Alt, may mention siya about envy and jealousy. Ano? Ano nga daw yung envy? Envy is desiring what others have because we don't have it. But jealousy is another thing. Jealousy is when others have what we have, but they have more. So yun, kapag pumasok na yung envy at jealousy, alam mo, nagiging resulta nun, we find it very difficult to celebrate others' strengths and success. Nahihirapan tayong mag-rejoice when others are succeeding or when others have accomplishments of their own. So, have you experienced something like this? Kayo po pa nga ka-alab, naka-experience na rin po ba kayo ng something like this? Sige po, pakinggan natin yung mga kasama natin, mga ate tonight. And malay mo, ikaw din naka-experience ng katulad ng sa kanya. And we'll all journey with this through the grace of God. Sige, si Ate Bea. Yes po, ate. On my part po, yes po, na-experience ko po siya sa school. Every time po na nag-a-announce kung sino po yung highest. And then, I have a friend na siya yung napunta sa position na yun. So, part of me nangihinayang kasi we're konting points na lang. Same na kami ng level. Pero, doon nakikita ko po na meron sparked din sa heart ko na jealous ako. And gusto ko rin mapunta doon sa position na yun. Pero salamat po sa Lord kasi I learned na talagang I don't need to compare myself to anyone. And hindi ko rin po need na mag-try na mag-climb one step higher pa po. For as long as yung lahat na ginagawa ko po is for His glory alone and not for myself. Yun po, ate. Thank you, Ate Bea, for your genuine response. Si Ate Pao. Yes po, ate. Na-experience ko po yan. And honestly po, madalas po akong mahiya or naiilang pag nakikita ko ng tao. So, lalong-lalo po kapag may camera or may kailangan pong i-record, mas gusto ko na hindi na lang ako mapansin ng tao or kaya naman wala na lang ibang nakakakita sa akin. So, upon reflecting po kung bakit ganun po ako, ni-reveal po sa akin ng Lord na natatakot ako na mapansin ng tao yung mga pagkakamali ko or kaya naman ang maalala po nila sa akin ay yung mga pagkakamali ko. So with that, re-reveal din sa akin ng Lord na ako ay driven by performance. Pero patuloy po akong tinuturuan ng Lord na wala akong kayang patunayan and God's power is present in my weakness po, ate. Amen. Salamat sa mga share niyo, mga ate. I'm sure ang mga ka-alab din natin ay nakaka-relate o baka may sarili din silang experience on how they journey with this, no? So, maaaring, yun nga, katulad nun, nasa school, no? Mas madalas pag sa school, magkakaroon ng comparison, no? Nagkakaroon ng silipan ng grades, no? Kasi nga, we are doing our best sa school. Pero ang ganda nung sinabi ni Ate Bea kanina na hindi na siya maging restless or magkaroon na siya ng peace. Bakit? Because as long as ginagawa niya yung best niya for the glory of God and not for herself or not for anyone else, but only doing your best for the glory of God. So, si Ate Pao naman, no, hindi na siya mahihiya, sabi niya, kasi talagang wala na siyang kailangan patunayan. Sabi niya, wala siyang kayang patunayan at wala siyang kailangan patunayan because God's power is present in her weaknesses. So, kung iisipin natin, no, dun sa mga sila na ating mga ka-alab at even dun sa message natin na ano nga ba ang key to become a person who has nothing to prove? Paano magkaroon ng deep security? State of deep security sa Panginoon? The key is humility.
kababaang loob. Ayan. So, sabi nga sa Philippians chapter 2, verse 3, sabi doon, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. So, dito makita natin na yung tamang pagtingin lang sa sarili, hindi yung mababang pagtingin, masyadong mababang pagtingin, o self-inferiority, hindi rin yung masyadong mataas, no? or conceitedness. Pero, makita natin dito na magkaroon dapat tayo nung tamang pagtingin sa ating sarili. Paano? Kapag tinignan natin ito through how God sees it. And how is that? How would we learn that? Through His Word. When we dwell, when we journey in God's Word, when we dig deep sa Word ng Panginoon, makikita natin. Una, makikita natin ang Diyos. Makikita natin kung sino siya. At makikita din natin yung identity natin sa Kanya. Makikita natin kung paano niya tayo tinitingnan. At tama kayo sa mga shinare niyo, mga Ka-ALAB, na tayo ay mahina, pero ang Diyos, ang Kanyang strength, is made perfect in our weaknesses. So, at kung meron nga daw, sabi nga, kung meron daw na kailangan tayong, kung meron man tayong gustong patunayan, ayun na yun, na it should be that God's surpassing strength is made perfect in our weakness. Yun. So, that's the first truth. We have nothing to prove. So, mga Ka-ALAB, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I have nothing to prove. Okay? The way to it is humility. Next, second truth. Paano natin i-mentor ang ating inner life? Sabi dito, we have nothing to lose. Ayan. Or the state, this talks about the state of absolute surrender to Christ. Ayan. So kung kanina, yung nothing to prove o walang pinapatunayan, ito naman, nothing to lose, walang natatakot na mawala sa Kanya, walang natatakot na mabawas sa Kanya. So, how do you describe this person who has nothing to lose? Sige, tulungan tayo ni Ate Pao. So, ang person who has nothing to lose is surrendered sa Panginoon. Hindi takot mawalan para sa Diyos and hindi takot na ma-intervene yung mga plano niya sa plano ng Lord para sa Kanya. Yes, amen. So, the keyword there is full surrender. Surrender to God or fully surrender to God. So, hindi takot mag-lose control of his or her own life, no? Yung control mo sa sarili mo buhay, parang gusto mo planado na lahat and everything. And even yung control sa possessions mo, no? At handa na lahat yun ay i-relinquish ang lahat ng control sa Panginoon. So, pero bakit nga ba na alam natin yung itsura, alam natin kung paano i-describe a person has nothing to lose, alam natin mabuti ito at ito ang dapat natin gawin. Pero bakit nga ba it is so difficult today? Ano ang dahilan kung bakit iba yung orientation natin? Kasi we have become possessed by our possession. We are being controlled by our need for control. So, with that, we miss the point that true security comes when we find satisfaction only in Christ. So, yung mga possessions natin, akala natin tayo yung bumibili, tayo nag-acquire, tayo yung nag-collect nitong mga bagay na ito, pero di mo na namamalayan, ikaw na pala yung napoposess ng possession mo. Ibig sabihin, kapag merong available ng gusto mo, talagang pupunta ka na doon agad. O kaya kapag meron kang nais at talagang na didirektahan ka ng iyong mga desires at iyong mga possession in life. So we miss nga that true security, yung truth na true security comes when we find satisfaction only in Christ. Bakit? Kasi we try to fill our satisfaction with the things of the world. At kaya nagkakaroon tayo ng misconception na merong sa atin. Kaya nga, minsan, okay lang sa atin yung mag-offer o kaya mag-sacrifice, mag-make ng sacrifices. Pero kapag usapang all-in na, yung lahat na, minsan paurong na tayo. We forget that surrender is not about giving up. But more in life or journey. Sige, pakinggan natin si Ate Reg. Ayan, ako, yes, may times na nahihirapan ako mag-fully surrendered sa Lord. Minsan, andali kasing, ako inaamin ko, minsan andaling sabihin na, Lord, that your will be done. Sige, bahala ka na, basta susunod ako. Pero kapag ang Lord, humingi na siya ng
action o sige gawin mo na to, doon ako nag-i-struggle kasi minsan may mga sarili akong desires na gusto ko masunod, like yung mga sarili kong dreams or sarili kong decisions in life na nagiging compartmentalized na yung buhay ko na, Lord, nandito ka lang. Eto ako na bahala dito. Na which is mali. Kasi yun nga, hindi dapat compartmentalize yung buhay natin. Dapat surrendered lahat ng areas ng buhay natin. And sa everyday journey ko sa Lord, tinuturuan niya ako na mas maging surrendered talaga sa Kanya and maging discerning sa tunay na will niya sa buhay ko. Na talaga masasabi ko na, Lord, not my will but your will talaga. So yun. Amen. Praise God. So, si Ate Rich, nandun siya sa journey na surrendering her decisions, her plans, mga diskarte niya sa buhay, and allowing God to intervene in her life and in her plans, and surrendering to the will, the very will of God, which is good, pleasing, and perfect. Si Ate Padet? Sa akin po, Ate, at first, natatakot po akong maging committed and surrendered po sa gawain ng Lord. Specifically po ng time to decide about the ministry. Dahil alam ko po it takes time, effort, refinement ng character, marami pa pong iba. Natakot po ako noon mag-give in sa will ng Lord dahil I am controlled by the need of control. Nagkaroon po ako ng misorientation noon about sa pagsunod sa Lord. Na-disregard ko po yung surrendered life. Pero praise God, Ate, kasi at that time, ni-remind po ako ng Lord sa devotion through the life of Joshua na darating talaga yung time na tayo naman yung maglilingkod. And kapag tayo naman yung naglilingkod sa Lord, for sure, He will deliver us po sa lahat ng fears po natin. Amen. Praise God. So, salamat, Ate Badet. So, she's letting go of the control and giving in sa work ng Panginoon sa buhay niya at through her life. And sabi niya nga, darating ang panahon na tayo talaga ay tatawagin ng Panginoon na maglingkod. And the only response we can give in thanksgiving to God is yes and amen, God. Because all of this invitation for serving Him is all by His grace, only His grace and mercy to us. So mga ka-alab, meron din ba kayong mga ganitong mga journey in life o mga pinagdadaanan sa buhay, kung paano nyo mas majo-journey pa yung pagiging a person who has nothing to lose. Nakita natin na dun sa mga nag-share sa atin, nakita natin one thing, the key to living with nothing to lose is surrender. Ayan, absolute surrender to God. So sabi nga ni Pastor Edmond Chan, when Christ is absolutely everything, then Christ alone is absolutely enough. Kapag dumating ka na sa punto na ang lahat-lahat ng ikaw, hindi mo na kung anong meron ka in life, anong narating mo, pero lahat ito ay naka-angkla lang, yung everything that you have is Christ, then you will realize that Christ alone is absolutely enough. So, paano nga ba tayo maka-journey through this to be a person who has nothing to lose? Paano natin ma-practice yung daily surrender? It's through surrendered prayers, mga kapatid. Nalala ko noon, may isang preaching si Pastor Gita, sabi niya, mga kinds ng prayer, may difference daw yung honest prayer and surrendered prayers. Yung honest prayer, naging honest ka lang sa sitwasyon mo, naging honest ka lang sa mga pinagdadaanan mo, naging honest ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay. But surrendered prayer, the difference, the defining line is when you pray a surrendered prayer, when you practice the prayer of surrender, you say, Lord God, not my will, but your will be done. So, amen. So, nakakatulong po ba tayo, mga kapatid? Natututo po ba tayo sa ating sharing tonight? So una, sabi natin, yung unang truth to mentor our inner life is first, we have nothing to prove. Pangalawa, we have nothing to lose. So pangatlo and last, we have nothing to hide. Or the state of true integrity before God.
So, kung ikaw ang tatanungin, Ate Reg, how do you describe a person who has nothing to hide? Siguro yung ano, yung pusong may humility talaga. Ayun. So, pusong may humility sa Panginoon. So, and nagwa-walk siya in humility, ano, and authenticity din. Kasi may totoo yung kanyang pinapakita, totoo yung kanyang paglakad. So, walking in humility, bakit? Kasi hindi lang siya willing to project at all times yung mga victories lang niya. But also, he is also willing to share din yung kanyang mga vulnerabilities in life. Pero bakit nga ba mahirap yun, ganong orientation these days in our generation? Kasi we used to camouflage our sins with artificial, guilt-soothing human constructs. O minsan sinasabi natin na lahat naman dumadaan dito, lahat naman ginagawa na ito, lahat naman ganito na, o ito na talaga ang trend ngayon, o kaya ito na talaga ang in ngayon, ito na ang custom. So we are used to hide, it, or minsan, first, gina-justify natin yung ating mga kasalanan. And then we are used to hide our heartaches, our sins, and pains behind yung smiling masks natin, behind our ministry, behind our activities, behind what we say, what we do. We're used to that. And we focus on temporarily managing our sins instead of completely repenting from them, of them. So instead na totally isuko mo, tinatry mo pang i-manage muna ang sarili mo. Kaya ko tong i-journey alone. Kaya ko tong babawasan ko na lang o iiwasan ko na lang mag-isa. Instead of completely repenting them, instead of being broken before God and asking for forgiveness and allowing the power of God to change. So I have personally experienced something like this, mga ka-ALAB. Dati masanay talaga akong i-project lang kung saan ako magaling, i-project lang yung skills and talents ko, no? Kung ano yung mga accomplishments ko in life, masanay akong i-project lang yun. Pero pagdating sa mga kasalanan, o kaya mga kahinaan, mga maling gawain, yung mga kailangang itama sa akin, lalo higit nga sa kasalanan, ang hirap aminin, ang hirap i-confess kahit sa aking mga leaders or mentors. Mas madali talaga nun na itago o sarilinin ang laban. Pero salamat sa Panginoon, salamat kay Kristo because He redeemed me from this orientation and He is continuously transforming me. I learned that when I confess my sins, He is faithful and just to forgive me of my sins and cleanse me of all my unrighteousness. And when I confess my sins and truly repent from it, dun ko lang talaga na-experience ang fullness ng grace ng Panginoon. Kaya talagang sinajourney natin yun every day na mabuhay with the nothing to hide. So what is the key? Ano pala ang susi sa pamumuhay ng walang tinatago bilang isang taong walang tinatago? The key to living with nothing to hide is repentance. Yeah. When we walk with true repentance, then we will find our freedom in the mighty transformation through Jesus. Tanging kay Jesus lamang natin mahahanap yung kalayaan na yun, yung freedom and the transformation. A life transformed only in Christ. Sabi nga, the mark of a person who walks in authenticity is not perfection. But the mark of a person who walks in authenticity is by repentance. Yung marka, repentance. Because no one is perfect. Kaya kung babalikan natin yung kanina yung sinabi natin, no, that the power of God is made perfect in my weakness. Ang grasya lang ng Panginoon ay nakakapagsapat sa atin kung bakit tayo nakakapagpatuloy sa buhay. And how do we do this in our daily walk? Yun nga, mga kapatid, as we read upon His Word, as we continue to surrender or choose surrender in our prayers, no, practice it daily, but also practice obedience daily. Choosing God daily. Yeah, that's how we can walk
with the person, being a person with nothing to hide. So sabi ni D.L. Moody, tungkol kay Moses, may sinabi siya tungkol kay Moses. Moses spent 40 years thinking he was somebody, 40 years learning he was nobody, and 40 years discovering what God can do with the nobody. So, akala ni Moses, nung una, he is somebody. Pero, na-realize niya afterwards that he was nobody. And then, towards nung nag-surrender siya sa Panginoon, na-realize niya what God can do with a nobody. Ganun din sa atin, mga kapatid. Mga ka-alab, you may think, we may think, that we are somebody, but well, in fact, we are nobodies. A nobody without nothing to prove, a nobody without nothing to prove, walang kayang patunayan because we are nobody. A nobody with nothing to lose because wala tayong pagmamayari, walang sa atin. Nobody was nothing to hide, walang dapat itago. And you know what? Ang pinakamaganda dito, when we look upon God, God can do wonderful things even with us, a nobody. So praise God, no? For a God who can do mighty things in a nobody's life and through a nobody's life. So kung babalikan natin, mga kapatid, yung binasa natin kanina in the writings of Paul to the Philippians, sabi niya, sabi ni Pastor Edmund Chan, he discovered something, no? He discovered something that I believe dapat din nating mapag-reflectan and makita. Maging maging ganto rin sana yung orientation ng ating puso sa gantong katotohanan. Sabi ni Pastor Edmund Chan, na-realize niya that deep inside my life, I am utterly and totally inadequate. My security is not in my adequacy to cover up the inadequacy. My restedness is not in the fact that the superstructures of my life can compensate for the lack of the substructures. But rather, it is Christ who redemptively come to say, Son, it is now time to change, arise, and be transformed. So mga kapatid, kung may takeaway sana tayo this evening, maging malinaw sana sa atin that we are nobodies. Ako at ikaw, we are utterly and totally inadequate. And the security of our life ay hindi doon sa kayahan natin i-cover up yung mga kakulangan natin. Yung restedness natin ay hindi sa dahil kayang i-cover up ng mga accomplishments natin, yung kakulangan ng deep life natin o ng inner life natin. But ang restedness at ang security natin ay na kay Kristo who comes to redeem us and transforms us. My security and restedness is in Christ who redeems and transforms me. Amen. So, how we can be a person who has nothing to prove, nothing to lose, and nothing to hide? Find your security. Christ is all you will ever need. And when your security is and restedness is in Christ, you know that you have nothing to hide because Christ comes and say and redeems us and to transform us. So mga ka-alab, kayo po kung ano ko kayo tatanungin, among these three truths, no, na ating pinag-aralan on how to mentor our inner life, what do you need the most to develop in your daily walk? Maybe as a student, as employee, as a business person, as a son and daughter, as bilang kapatid, bilang isang disciple or leader, what do you need the most to develop in your daily life, in your daily walk? Sige, let's have our sharing. Si Ate Reg, can you share? Siguro among dun sa three, yung pinaka kailangan ko talagang i-develop sa akin is yung nothing to lose kasi dapat talagang mag-decide ako every day na ipasaklaw sa Lord lahat ng areas ng buhay ko, whether in work, in my family, tsaka in my ministry, na i-remind lagi yung sarili ko na walang sayang sa bawat pagsunod at bawat pag-surrender sa Lord. Kaya hindi ko dapat ibigay yung portion lang ng life ko sa Lord, kundi talagang lahat sa Kanya. And matagpuan ko yung sarili ko siguro na
matagpuan ko yung sarili ko na fully satisfied sa Lord, na sa Kanya lang talaga satisfied every day. And yun. Thank you, Ate Reg. Pass the ball to... Pass the ball to Badette. Sa akin po, Ate Judy, halos lahat naman po. Pero nothing to lose and nothing to hide. Nothing to lose kasi I want to remind myself that Christ is enough. Na siya lang yung makakapag-satisfy sa akin. And nothing to hide kasi yung po yung personal struggle ko to be transparent and vulnerable sa ibang mga tao. Pero, well, in fact, dun lang po talaga sila makakapag-minister sa kung ano po yung kaya kong sabihin, kaya kong i-share sa buhay ko. So, yun po, Ate Judy. Thank you, Badette. You can pass the mic to Ate po. Ayun po, Ate, sa akin naman po is nothing to hide. Ayan, talagang we can never justify kahit yung paliit ang kasalanan natin. So, pagkat hindi po yun kinalilugaran ng Panginoon, talagang kailangan na rin natin siyang iwan. And on my part po, impurities, it's speech and thoughts and approach po when it comes to my sa family ko po and sa friends ko po. Talagang lahat ng bagay ay pag-iisip ang mabuti na talagang practically speaking, I want to ayusin po yung choice of words ko and din po talagang ibigay ang lahat ng gagawin ko para po sa glory ng Lord. Yun po, Ate. Amen. Praise God. So, si Ate Pao. Yan. Sa akin po, I need to develop yung nothing to prove na sa Lord lang nakatingin, hindi sa tao. Humble na wala akong kayang patunayan, pero God can use someone who is nobody. So, hindi ko kailangan na sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko or kaya naman sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Yun po, Ate. Amen. Praise God. So, tamang pagtingin sa sarili, ano. So, kung ako po ay meron dito most I need in my life right now is nothing to lose then to develop more in that area. To find satisfaction only in Christ, no, in every season of life, whether through ups and downs, through every storms, no, and kapag masigla ako o kapag even kapag pagod ako, ito ang lahat ng aking desires, ang lahat ng aking burning passion kay Kristo. And ang mas makilala pa siya at patuloy na magpabago sa kanya. So, nothing to lose. Find fullness of my satisfaction in Christ alone. Sige po, let's pray. Let's pray. Heavenly Father, we praise you for all the blessings we have received tonight. Lord, we come before you with all our hearts, Panginoon. Pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng iyong wisdom, Panginoon, na i-share sa amin tonight. Thank you for your presence, God, that is with us. Marami pong salamat, Panginoon. God, you see that deep in our hearts, Panginoon, nakikita mo po, we may still have something to prove. Some of us may still have something to lose. And some of us have something to hide, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami, O God. From all of this, God, we repent, Panginoon. Lord, change our orientation, O God. Panginoon, tulungan mo po kami to mentor our inner life, Lord God. Anchoring only in you, Jesus, Panginoon. Lord, allow us, Panginoon, to be secured and rested in you alone, Christ, who redeems us and transforms us all for your glory, Panginoon. Lord God, in your grace, transform us, God, to be humble so that we can be a person who has nothing to prove. Transform us, God, to fully surrender, Panginoon, to be able to fully surrender in you, Christ, so that we can be a person who has nothing to lose, Lord God. And help us, God, to always walk in repentance, Panginoon, so that we become a person who has nothing to hide. Whatever we receive today, O God, we lay it all down at your feet, Panginoon. Lahat ng aming napagsharan, mga experiences in life, lahat ng aming naisagot, at lahat ng aming narinig, Panginoon, lahat ng ito ay dinadala po namin sa iyong panan, Panginoon. And we entrust it to you, Lord God. Nawa po ay pagyabungin niyo po ito sa aming buhay. And we ask the Holy Spirit, please come and help us walk in our faith,
Help us walk in faith in our commitments in our daily walk to become your disciples, Lord God, who has nothing to hide, to prove, or lose. May you be glorified in our lives, God. Holy Spirit, please come and do what you need to do in our innermost being. We thank you and we give you the glory and praise. In Jesus' name, amen.